For those who are into sobra na, for those who are ang sinasabi po namin dito, yung narrative namin, ito po yung katotohanan na nangyayari sa aming ancestral domain. Kami po yung naninirahan sa ancestral domain at hindi yung mga taong sumisigaw sa amin na stop telling lies because we are not telling lies. I am a victim of the communist terrorist. Hindi nyo naranasan na mamatayan ang ama dahil pinatay ng NPA ng komunista. Pasensya sir, umiiyak ako dahil nagagalit ako dahil biktima ako, biktima kaming lahat. Tapos kami pa ang sinasabihan na nagsasalita ng kasinungalingan. Ano bang klaseng Pilipino sila? Kung Pilipino sila, bakit ganyan sila sa amin? Kami ang biktima. Bakit hindi kami pakinggan? Ang sinasabi namin dito, katotohanan. Hindi yung sumisigaw kami ng kung ano-ano na hindi namin alam kung anong sinisigaw namin. Kung mismo ang gobyerno, sir, ang naka-violate ng aming karapatan, well, kami mismo ang magra-rally against government. Pero hindi yun ang katotohanan. Hindi kami minimilitarize ng army. Isa pa akong tribal chieftain. Lahat po ng pumapasok, kahit isang sundalo, kahit operasyon ng sundalo, sir, nakikipag-coordinate sila sa akin dahil alam nila ang IPRA, alam nila ang batas ng katutubo. Hindi totoo yung sinasabi nila. Napakasakit. Alam mo, sir, bakit ako umiyak? Napakasakit, alam mo? Hindi madali yung ginagawa namin na nasabihin ang katotohanan dahil masasaktan sila. Ang mga buhay namin, ang pamilya namin sa Mindanao, may mga threats na sila natatanggap. At sinasabi pa nila na binabayaran kami ng Duterte administration. Wala pong piso, walang milyon ang halaga ng buhay namin. Hindi namin kailangan i-risk ang buhay namin para sa isang milyon o anong katumbas ng pera. Ang nire-risk po namin dito ang future generation ng aming tribo na gusto naming protektahan, na gusto naming for the next 100 years nandun pa yung tribo namin, nandun pa yung kultura namin, nandun pa yung lupang ninuno namin. Hindi ko maintindihan, ganito pala ang mayroon palang Pilipino na ganun, na nagsasabi ka lang ng totoo, sinasabihan ka ng sinungaling, nagsasalita ka. Ganyan ba sila pinalaki ng mga magulang nila? Well, kami mga tribu, hindi kami pinalaki ng ganyan. Hindi po kami dito pumunta para makipag-away, nandito po kami. Dahil tama na po yung buhay na ibinuwis namin, tama na yung dugo na nabalak sa aming ancestral domain. Ako, sir, 28 years old. Pero anong ginagawa ko? Pwede ako magtrabaho, pero nandito ako dahil mahal ko ang tribo ko. Mahal ko yung papa ko na pinatay nila na walang kasalanan. Mahal ko ang tribo namin. Sana po, bilang mga Pilipino na nandito pa ngayon, nakikinig sa amin, tulungan nyo kami parating sa kanila kung ano ang katotohanan. Dahil ilan lang po ang nagsasabi ng katotohanan. Hindi ko alam anong basihan nila. Bakit kami sabihan na stop telling the lies? Punta kayo sa aming ancestral domain. Punta kayo doon. Sumama kayo. Bukas kung kailan ka mag-uwi. Punta kayo doon. Sinasabi niya kanina na nakapunta na siya ng Mindanao. O, nakapunta ka na. Pero kami, ilang years na kami nakatira doon. Kami yung walang tulog dahil sa peace and order situation. Dahil sa presensya ng komunistang, teroristang ito.